Magandang gabi po. Welcome sa ating programang Patnubay sa Kalusugan. Tayo po ngayon ay nasa ating topic. Ang topic po natin ay tungkol sa pulmonary hyperaeration, yung ilaw natin. Kaya po ito ay si Hilda Dang Santos Arugay. Ang kanya pong katanungan, 52 years old na po ako, weak lungs po ako, nung pang grade school pa po ako. No October 2021, nagkaroon ako ng tuberculosis. Nagamot po ako ng 6 months ng April 2022. Natapos ko po ang gamot at nagpa-x-ray po ako, nag-normal na. Awa ng Diyos, salamat po. Tapos, ngayon po, nagpa-x-ray ako, ang lumabas, pulmonary hyperaeration. Ano kaya yon? Marami pong salamat, Ma'am Rose. Ang ano po sana, itong result ng x-ray nyo, yung pulmonary hyperaeration, pagkat natapos nyo po sanang nabasa, nakuha yung result ng x-ray nyo, ang unang-unang tatanungin nyo dapat yung doktor na tumitingin sa inyo. Bakit hanggang ngayon ay hindi nyo pa alam kung ano yung sakit nyo? Gumastos na kayo sa x-ray, nagpunta na kayo sa doktor, eh hindi nyo pa rin alam kung ano yung hyperaeration na sinasabi. Dapat ang mag-explain nun yung doktor po ninyo. E ngayon po, tanong nyo yan, sasagutin ko. Yung po kasing pulmonary hyperaeration, ito yung baga mo, kasi nagka-TB ka, di ba? Yung tuberculosis mo, kasi pagka may tuberculosis ka, bibigyan ka ng antibiotic na 6 months. Pag tuloy-tuloy mo yun na ininom sa loob ng 6 na buwan, gagaling ang tuberculosis mo. Kaya lang, mag-iiwan ito ng komplikasyon. Either na magkaroon ng peklat, yung fibrosis, titigas, or kukunat, o kaya ang isa dito yung pulmonary hyperaeration. Yung pong pulmonary hyperaeration, pag yung baga mo, pag merong natrap na hangin, dun sa baga mo, ito po ay pumipitog, di ba yung lobo, pagka may hangin yung lobo, ito ay nagaan siya, bumubuka siya na ganun, di ba? Ano po ba ang sanhi? Bakit nagkakaroon ng pulmonary hyperaeration? Ito po ay dahil sa may bara sa baga mo. Maring siyempre nagkaroon ng sugat dahil sa infection sa tuberculosis. Di ba tayo pag nasugat tayo, nagiging peklat? So, nung nagkaroon ka ng infected ka ng TB, nagkaroon ng sugat yung baga mo, maring gumaling yon, kaya lang merong peklat or may matigas na bagay na bumara dun sa baga mo. Kaya yung ano, pag merong kang hyperaeration, ay merong natrap na hangin dun sa baga mo, kaya natrap siya kasi may bara yung supot ng hangin. Kasi yung baga natin parang goma na elastic at saka spongy. Di ba pag nasa palengke tayo ay nakikita mo yung baga ng baga, ay baga ng baka, baga ng baboy, di ba? Spongy, smooth, malambot, di ba? So ngayon, pagka nagkaroon ka ng tuberculosis, itong pagiging sponge, no, smooth or elastic ng baga mo, ay nagiging makunat o maging matigas, kaya nagkukus ito ng pagbabara dun sa daanan ng hangin sa loob ng baga mo. Kaya yung pong ano, yung ang mangyayari, para bang meron kang COPD, Chronic Obstructive Pulmonary Disease, na ito po pagka yung hangin na trap sa baga mo, ay ito po ay pipintog
At kaya magkukusit dahil nga doon sa bara, doon sa air passages, yung sa air sac mo na dapat itong elastic, napipigil na yung pag-inhale, exhale mo, in and out ng hangin sa baga mo, ay may pumipigil. Kasi yung airway natin, yung dahanan na hininga, parang sa traffic. Diba? Pagka yung highway, merong bumarang sasakyan, may obstructed na ganun, magbubuhol-buhol ngayon yung ano, yung mga sasakyan, katulad nga pagka mahal na araw, maraming umuuwi sa probinsya mula sa tollway hanggang papunta ay talagang bumper to bumper. So kasi hindi okay yung daanan, may bumabara sa dami ng sasakyan. Kaya yung airway, pag meron kang pulmonary hyperaeration, yung daanan ng hininga mo ay partially obstructed. Kaya ang nangyayari ay natatrap yung hangin doon. At saka isa pa, yung malalaking ugat na ano po, pwede itong magbara, no? Kaya pag nagbara yan, yung lung volume mo ay mag-i-increase. Kaya yung mga tiny air sac, yung maliliit na supot ng hangin sa baga mo, sa dulo ng bronchioles na to, mayroong mga tiny branches ng air tube na yan sa baga, itong alveoli na to, kung saan po yung dugo nag-exchange ng oxygen at nagbibigay ng oxygen sa katawan at naglalabas ng carbon dioxide. Itong process nito ng breathing in and breathing out. So yung breath, paghinga mo at paglabas ng hangin mo, nahihirapan ka. Kaya po ang simptoma ng pulmonary hyperaeration, kapos ng hininga. At saka nahirapan huminga. At saka konting activities lang, like walking or pag-akyat sa hagdanan, ay hinihingal ka. Kaya nga po yung mga pagka meron kang pulmonary hyperaeration, ito'y dahil sa obstructive nature na sakit na to, kaya nagkakaroon ng pressure ito sa chest wall, sa spine, hindi lang sa chest, pati sa likod mo, at saka sa diaphragm mo. Yan, nagkakaroon ng pain, no? Severe pain, at lalo na po kapag ikaw ay naglalakad. Ito po bang pulmonary hyperaeration na to? Ito po ba'y seryoso? Ito po, limited po kasi yung amount ng bagong hangin na tinetake in mo, kaya nare-reduce yung amount ng oxygen nagsisirculate sa katawan mo. Kaya nagkakaroon ka ng breathing problem, maaring maging dahilan nito ng heart failure. Kasi pag wala kang enough oxygen na nakukuha, ang unang-unang apektado yung iyong brain at ang iyong heart, no? Ang magandang supplement dito ay mag-take ka ng vitamin C para lumakas ang immune system mo. Ang vitamin C, inumin mo to 30 minutes bago ka mag-almusal. Huwag kang mag-worry kasi hindi ka magkakaroon stomach upset, kasi yung vitamin C natin may sodium content siya. Nagpapalakas ito ng ating natural defense para ang immune system mo, para maiwasan ang infection. Kaya tumutulong sa production ng mga lymphocytes, phagocytes, panlaban sa malalang infection. Kaya ito po yung madaling maabsorb, no? At ito'y dadaan sa ating bituka, directly papunta na sa dugo natin. Kaya itake mo to 30 minutes bago ka mag-almusal. Ngayon, para lumakas yung katawan mo, ay isamaan mo na ng super B complex, kasi pa nagkukulang ka ng oxygen, pwedeng mag-cause ito ng anemia o pamumutla o madaling mapagod o madaling mahapo. Di, samahan mo na ng pag nag-take ka ng vitamin C, samahan mo na siya ng super B complex. Ito po ay mayroong vital role sa pag-maintain ng good health and well-being. Meron direct impact sa ating energy level, brain function, and cell metabolism para ito'y tumutulong sa joints mobility mo, mag-increase yung red blood cells mo,
magkaroon ka ng good digestion and healthy appetite. Kaya inumin mo itong sabay on an empty stomach 30 minutes before breakfast, no? Kung interesado po kayo sa mga food supplement na to, i-PM nyo lang ako sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Sabihin nyo, gusto nyo magpa-deliver. Pagka gusto nyo magpa-deliver, sabihin nyo na yung pangalan, address, at cellphone number niyo para makarating sa inyo. Cash on delivery po ito. Pwede kayong, i-charge lang sa inyo ang shipping fee. Ano po ba ang management sa pulmonary hyperaeration? Depende po sa severity ng pulmonary problem po ninyo. Pagka talagang grabe yung ano mo, yung hirap mong huminga, binibigyan ka ng bronchodilator ng doktor mo. O kaya tuturuan ka ng breathing exercise, oxygen therapy, or lung volume reduction surgery. Ito po yung mga doctor's management na yan, or hospital management. Paano po ba minamanage ang pulmonary hyperaeration? Ang doktor, magpe-prescribe sila sa inyo ng mga gamot, tinatawag natin yung bronchodilator, para ma-open up yung air passages at saka para yung mga na-trap na hangin ay maka-escape. Kasi pagka hindi naka-escape yung na-trap na hangin, masakit sa dibdib, masakit sa likod, masakit dito sa diaphragm mo. Kaya, at saka meron mga certain exercise na ituturo sa inyo yung doktor para yung na-trap na hangin ay mailabas, no? Ngayon po yung ito po mga bronchodilator na treatment na to, ito po yung doctor management yan, hospital management, at saka yung exercise program, no? Para sa ganon, maiwasan nyo po yung pag-damage completely ng baga po ninyo. Eh, ito po kasing ano, itong pulmonary hyperaeration naman po, ito daw po yung reversible. Pwede kang gumaling dito. Kailangan po, i-challenge mo yung sarili mo, meron kang breathing exercise. Iwasan mo lang ma-stress ka. Kasi yung ating respiratory system, ang stress po, nahihirapan ka huminga pagka na-stress ka. Nagkukos ng problema to sa mga taong may asthma and lung disease, tulad ng emphysema. Ang stress kasi, nagiging dahilan nito ng hyperventilation, yung rapid breathing, panic attack sa individual, prone sa panic attack. No, kaya kailangan, lagi kang relax, iwasan mong mag-invite ng stressor, as much as possible, ay iwasan mo na. Maganda po para makatulong sa'yo, reversible, bisabing pwede kang gumaling dito eh. Simple yung reseta ng doktor na gamot, kaya pumunta ka sa pulmonologist, no? Yung specialist na doktor sa baga. Bibigyan ka, resetahan ka ng gamot para yung na-trap na hangin sa baga mo ay ma-release. At saka yung mag-exercise ka, ang good news po kasi nito, yung mga cardiovascular exercise like walking, ganon, mga low impact exercise, jogging, ganyan, ay ang walking is very healthy. Walking lang, ito yung nai-improve yung lung function mo pagka naglalakad ka, samahan mo ng paghinga ng malalim. Paso ang hangin sa ilong, i-hold mo, tapos dahan-dahan mong i-release yung hangin. Hanggang maubos yung hangin mo. Rest for a while, pasok ulit yung hangin sa ilong, close ang bibig. I-hold mo, tapos release mo. At saka pilitin mo na straight yung likod mo, huwag kang kukuba, straight body, para hindi hirap ang baga mo magkuha ng oxygen. Mga low impact activity, meaning very easy sa'yo na gumalaw. Nag-i-improve yung body mo para magamit yung oxygen at ma-build yung endurance mo. May strengthen yung muscle, ma-enhance yung overall sense ng well-being mo. Kaya yung
regular walking routine, gawin mo yon sa mga tao merong pulmonary hyperaeration. Ito po yung mga matotolerate mong exercise, gawin mo. Gagaling ka, basta tulungan mo sarili mo. Yung doctor's management, yung reseta ng gamot na ibibigay sa'yo, plus yung lifestyle mo, yung exercise, plus walking exercise, no? Yung nakakapag-clear ng baga, yung paglalakad, yung physical activity, isang best way para ma-clear yung sputum sa baga mo. Lalong mahihirapan ka pag meron ng natrap na hangin, tapos may plema ka pa. Kaya iwasan mo na lumapot yung plema. Kasi natural yung baga natin, nagpo-produce ng mucus. Huwag mo lang pabayaan na lumapot. Kaya the best way para hindi lumapot yung plema na yon ay walking exercise ka, hinga ka ng malalim, hinga ka more deeply and quickly para malusin yung plema. Tsaka inom ka ng tubig. Halimbawa, nararamdaman mo para ka may plema, mabigat yung dibdib mo, lumago ka lang ng tubig, ganyan, no? Maligamgam na tubig. Tapos, hinga ng malalim, gawin mo yan. Kasi po, yung pag-inom ng tubig, nakakatulong sa baga. Kaya nga, ang water ay, sabi sa research, pagka dehydrated ka, matutuyuan ka. Kaya yung respiratory system mo, mahihirapan kung wala kang enough water. Kaya yung pag-inom ng tubig, nakakanipis ng mucus lining sa airway mo at baga mo. Kasama nung physical exercise mo, yung walking mo, yung paghinga ng malalim mo, yung straight body mo, lagi ka meron dalang water bottle, no? Yung malinis na tubig, maligamgam. Kaya yung pulmonary hyperaeration is fully reversible. Kaya lang gawin mo lang, i-adapt mo lang yung lifestyle mo. Kaya kailangan yung breathing exercise mo, yung lifestyle changes mo, matanggal mo yung excess mucus sa baga mo at ma-improve yung breathing mo. Maaring mag-steam therapy ka kung may plema ka. Yung kumukulong tubig, singhutin mo, langhapin mo yan. Tapos, matuto kang mag-ubo. Ba, pag inubo ka, inom ka muna ng tubig, tapos expand binaga mo, tapos ilabas mo ng malakas. Ganon, ilabas mo siya, no? Patuto kang mag-drain ng mucus sa baga mo. Kaya nga po yung, tsaka meron kang anti-inflammatory food. Kasi yung mga pagkain na anti-inflammatory, maaring yung mga fish, no? Huwag kang kakain ng mga masyadong sugary food, matatamis, mga pasta, mga noodles, gatas, mampadami ng plema yon. Maganda po yung mga anti-inflammatory food, yung mga prutas, mga gulay, at saka yung mga fish na lang. Iwasan mo yung pork, mga masyadong mga pagkain, fast food, iwasan mo. Kasama po nung exercise mo, magpa-massage ka, tapos tinatapik-tapik yung likod mo. Malaking tulong yon. Pagka naramdaman mo na lumamig yung paa mo, ibabad mo yung dalawang paa mo sa maligamgam na tubig. Kasi nagko-contribute yung pinainit mo yung paa mo, pinainit mo yung kamay mo, ay mabilis mabaklas yung plema mo. Pagkatapos nun, yung crystal oil na nabibili sa patnubay, ihaplas mo sa dibdib mo, amuyin mo. Pagka nagpakulo ka ng tubig, patakan mo ng crystal oil yung tubig, hinang apoy lang, pwede mong ilagay sa kaldero, sa kawali, no? Tapos maglagay ka lang ng limang patak, tapos singhutin mo pagka kung ano, na meron ng steam, patak mo, kuha ka ng tuwalya, magsuob ka para kailangan continuous yung apoy para hindi mo mawala yung singaw, yung steam mo. Maririlive ka dyan. Meron siyang cooling effect, nakakarelieve ng pain, nakakabaklas ng plema, nakakaginhawa ng paghinga,
nakakalis ng pananakit ng muscle, pulikat, mga sakit ng ulo, pangangalay, mga pilay, mga pasa, nabukulan, pananakit ng lalamunan, baradong ilong, nakakarelieve ito ng asthma attack, cough and cold, pati yung mga stomach ache, sinisikmura, meron kang varicose vein, may heartburn ka, sinisikmura, dinidighay ka, kinakabag ka, hindi ka rin kakagatin ng lamok pagka ito ay pinahid mo sa balat mo. Available po ito sa Patnubay, pwede kayong pagpa-deliver po nito. Alam mo yung, iwasan mo yung kabagan ka, kasi pag kinabag ka, lalong lumalala yung natrap na hangin sa baga mo. Kasi pagka hindi ka natunawan, tapos nag-bloated ang tiyan mo, at hindi ka nakautot, hindi ka nakadigay, lalong lumalala yung ano mo, yung natatrap na hangin sa lungs mo, nahihirapan ka huminga. Kaya kung may kabag ka, mag-take ka ng tatlong activated charcoal. Ito po ay maganda sa ano, yung poisoning, overdose sa gamot, pangalis ng hangover pag minum ka ng alak, very effective pag relieve ng diarrhea, intestinal gas, sa kabag, yung mga natrap na toxin sa ating bituka, ini-stop niya yung virus, yung activity ng virus, very useful ito sa pagtanggal ng bacteria and bacterial toxin, antifungal, antibacterial yan, kaya inaabsorb at tinatanggal yung harmful particles sa katawan natin. Mag-take ka ng tatlong activated charcoal supplement first thing in the morning with 3 glasses of room temperature, no? Available yan sa Patnubay. Alam niyo po ba itong pulmonary hyperaeration, yung marami na trap na hangin sa baga mo, ang pinaka-best treatment nito, yung pulmonary rehabilitation. Yung pulmonary rehab, ito yung nagpapalakas ng muscle ng chest wall mo at nakakalis ng pain. Ito po yung mga physical therapy, breathing training, and emotional support. Nakaka-decrease ito ng anxiety, nag-i-improve yung strength and endurance mo. Nakakaalam po nito yung doktor mo, yung pulmonary rehabilitation na tinatawag. Pwede mo rin gawin yung po bang ice therapy, ma-reduce yung swelling at saka yung inflammation associated ng chronic pain. Kaya kung meron po kayong swelling sa loob, no? Yung yellow, ilagay mo sa plastic labo, 3 beses, tapos balot mo sa manipis na cloth, ilagay mo dito sa may dibdib mo. Yan po. Isa rin therapy, yung ink hot, no? Yung init naman, yung cold, yung ice, para kung meron pamamaga or swelling sa baga mo. Pero kung wala, kung nais mong mag-increase ang blood flow sa baga mo, pwede kang maglagay ng yung hot water bag, lagyan mo ng tubig yung hot water bag, balot mo ng towel, ilagay mo to sa dibdib mo. And then, magpamassage ka para ma-relax yung dibdib mo at likod mo. Yung pulmonary therapy na tinatawag, nakaka-relieve ito ng sikip ng dibdib. Minsan medyo sa physical therapy na yan, meron silang ginagamit na electrical nerve stimulation, yan po ay sa hospital, no? Meron din, maging stay active ka, ang pulmonary rehabilitation, kasama po yung exercise. Nakakatulong ito para makontrol din yung pain. Yung massage din, yung acupuncture, acupressure, itong approach na to, ito po ay madaling gamitin, maghanap po kayo ng magaling na acupuncture, no? Paalala mo na po sa lecithin. Ang lecithin po, ito yung protection sa ating baga, ay sa ating utak, para makarecover tayo ng stress kagad-agad. Mag-take kayo ng lecithin kung kayo po yung merong stress at hindi natatanggal agad-agad yung sama ng loob mo, yung galit mo. Mag-take ka ng lecithin. Ito rin po'y maganda sa brain, sa nervous system. Nag-encourage ito ng new neuron growth, no?
Ito po yung responsible sa memory storage and retrieval, unless itin po ay nagpe-prevent ito ng dementia and Alzheimer's disease. Kapag nag-consume po kayo ng lecithin, nakakatulong ito para maging active yung sluggish brain cell. It improve your memory. At ito po ayon sa pag-aaral, ito po ay maganda na gamitin natin para huwag tayo makakalimutin. Isa ring supplement, magandang inumin nyo, yung calcium magnesium. Itong vitamins na to, nagpapalakas ng ating buto, nagme-maintain ng good cardiovascular system at mag-transmit ng nerve impulses para maiwasan yung pulikat, pananakit ng muscle, at saka naiwasan yung bone loss. Ang calcium po ay tumutulong sa pag-release ng melatonin, kinakailangan sa masarap na tulog. Yan po. Kaya kung nais yung pong order nitong food supplement na to, i-chat nyo lang ako sa aking Facebook page. Kaya kailangan kung kayo po yung merong pulmonary hyperaeration, work closely with your doctor. Hanapin mo yung cause, yung pain, at saka best treatment option para sa'yo. Kaya nga po, dapat meron kang relaxation technique, marunong kang mag-diffuse ng iyong stress. Kailangan maroon kang tinatawag na deep breathing exercise, tapos yung mga muscle, guided muscle relaxation, at anumang physical activity na makakatulong sa'yo na mag-relax ka. Ano ba yung interest mo? Ano ba yung nakakalibang sa'yo? Gawin mo yon. Kaya ang doctor din, meron silang nire-resetang mga inhaler, mga tabletas, para hindi ka hirap huminga. Ang tawag dito yung mga bronchodilator. Kaya kailan mo ng regular blood test during treatment para ma-check ang level ng medicine sa dugo mo. Kaya ang mga doktor po makontrol ba reduce ang panganib sa side effect. Kaya kung meron kang persistent na ubo at maraming malalapot na plema, ay itry mo na yung sinasabi kong steam inhalation plus yung gamot na reseta ng doktor, maglagay ng hot compress, mag-gurgle ka ng hot water with salt, no? Gawin mo yan. Minum ka ng maraming tubig, importante ang tubig para manatili yung mucus na thin for easier removal na to. Kaya kailangan po yung magandang goal, makainom ka ng 6 to 8 glasses of water sa isang araw. Kapag wala kang enough water sa katawan, nagiging malapot yung plema mo at nadadagdagan yung breathing problem mo. Iwasan mo yung pag-inom ng alcoholic beverages, may caffeinated beverages, madidehydrate ka. Kaya ang best na drinks po to stay hydrated, water, decaffeinated, coffee or tea, and natural fruit juices. Gagawa ka ng natural na apple juice, apple, pineapple juice, yan, no, gawin mo yan. Kaya nga po, ang pagkain, itong pinaka-fuel ng ating katawan. Kinakailangan ito sa pag-perform ng ating activities, including breathing. Ang ating katawan, ginagamit yung pagkain for energy at saka for metabolism. During metabolism, yung food and oxygen ay nag-change into energy and carbon dioxide. Kaya gamit mo yung energy for all your activities from sleeping to exercising. Ang pagkain na po-provide sa katawan mo ng nutrients, carbohydrates, fats, and protein, kaya para ma-reach yung energy level mo. At makakatulong ito, ang carbon dioxide ay ma-release mo. Kasi yung carbon dioxide, ito yung mga waste product na iniiwan ng ating katawan. Kaya pag nag-breathe out ka, nag-exhale ka, ay nailalabas mo yung carbon dioxide. Ito po yung lason. Pag hindi mo yan nailalabas, manghihina ka. Kaya yung breathing, nagre-require ng energy for people with pulmonary aeration. No? Kaya kasi meron kang muscle na ginagamit yung diaphragm mo sa paghinga mo. No? At saka isang magandang nutrition para sa iyo to fight infection, mga chest infection, ganon. Kasi pag napabayaan mo yan, it leads to hospital, di ba?
at ma-reduce yung work ng lungs mo dahil sa impression sa lungs, eh para kailangan i-maintain mo yung good healthy weight. Huwag ka magpapataba. Kasi nga po, ang weight ay merong contribution. Ang overweight kasi, yung puso mo at baga mo, they work harder para mahirapan silang mag-breathing in and out pag mataba ka. Hirap ang baga at puso mo pag mataba ka. Para ma-achieve mo yung ideal weight, exercise regularly. Limitahin mo yung total calories mo. Ibig sabihin, huwag kang magpapakabusog, no? Yan ang dapat mong gawin. Kaya ngayon, ito pong ating, ano, na itry nyo po yung kumain kayo, gumamit kayo ng olive oil. Iwasan nyo po yung mga margarine, mga butter, iwasan nyo yan. Pwede kayong uminom ng mga turmeric, mga ginger, cinnamon, and garlic. Maganda yan. Tapos, ang maganda rin po dyan, yung kamatis, meron siyang lycopene, meron siyang folate, is good for the lungs. Avocado, ganun din, no? Ito rin pong omega-3 fatty acid, maganda to sa heart at blood vessels sa several ways. Nakakababa to ng triglycerides, ang uri ng taba, sa katawan mo na mag-cause ng heart attack sa stroke. Kaya kung meron kayong omega-3, naiwasan yung irregular heartbeat, nare-reduce yung bara sa bag, sa puso, napiprevent yung blood clot. Kaya yung omega-3 fatty acid, ito yung nabe-benefit yung kalusugan ng puso mo, nare-reduce yung dying of heart disease, nare-reduce yung low back pain, and meron siyang anti-inflammatory property. Effective ito sa pain relief sa mga may edad. Kaya kung gusto nyo pong umorder nito, i-chat nyo lang ako sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Bigay nyo lang po yung pangalan, address, at CP number nyo para ma-process po yung delivery sa bahay po ninyo. Kayo po yung nanonood sa aking FB live, Patnubay sa Kalusugan. Yan po yung aking FB live, no? I-click nyo lang po yung like, follow, and share para ito lumaganap. Mas maganda, magbigay kayo ng stars sa mga episode ng aking program, no? Sa akin naman pong YouTube channel, Rose Alfonso, click nyo po yung subscribe pati yung bell para ma-update kayo sa aking bagong video, no? Bilang pagtatapos po, ay nais kong i-share ang Romans 15 verses 13 to 15. Puspusan nawa kayo ng Diyos na siyang bukal ng pag-asa at naway pagkalooban niya kayo ng kagalakan at kapayapaan sa pamagitan ninyong pananampalataya upang umapaw ang iyong pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Lahat po tayo, wala naman pandemic, ngayon nawala ng trabaho, maraming pagbabago sa buhay natin nung nagkaroon ng pandemic. Kaya sabi, nabubuhay tayo sa pag-asa. Ang taong walang pag-asa ay hindi siya makakaahon. Kaya ang panalangin po ni Apostle Pablo sa Romans 15:13 to 14, sabi niya, puspusin nawa kayo ng Diyos na siyang bukal ng pag-asa. Ang bukal ng pag-asa ay Diyos. Nawa ay pagkalooban niya kayo ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng iyong pananampalataya upang umapaw ang iyong pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya, sa gitna po ng mga trouble and suffering, mga challenges sa buhay, ay huwag natin alisin yung peace, kapayapaan, and joy. Joy and peace. Makukuha mo lang yung joy and peace sa pamamagitan ng faith mo. Waapo ang pag-asa sa pamamagitan pa ng kapanyay ng Espiritu Santo. Magandang gabi po. Nawa pong pagpapala, patnubay ng Diyos ng sumating. And God bless us all.